sa ating mga tap. Ang maganda dito kay hindi ako gumagamit ng mga electricity na may flowing ako at ang tubig malinis, hindi mo mainom. Ito makita nyo ang tubig. Grabe! Ganun talaga kalinis ang tubig. Ubusin ko to. Palabas kami ng tinatawag namin na nabuto. Yung ito na. Ah, yung ano niya? Puti na. Puti. Meron kaming magandang puting puti. Ito nasa 300 hectares. Ang area namin dito naka 300? Dapat dito. Yung sa isdaan po nasa 3 hectares. Suporta na natin atin to at tayo ay local bread. Kaya natin to. So mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So for this video mga pre ay nandito tayo ulit sa Navarro Koi Farm dito sa Progreso Ajuy Iloilo. So sa video na to mga pre ay tutuklasin natin at aalamin natin kung ano yung sikreto sa likod ng tagumpay ng Navarro Koi Farm. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang water system. So saan nagmumula yung tubig na ginagamit niya sa kanyang breeding. At ililibot ko kayo sa buong area ng Navarro Koi Farm. At hihingi tayo kay Boss Reynald Navarro ng mga tips patungkol sa pag-aalaga ng mga koi at sa mga aspiring breeder natin dyan na gustong mag-alaga o gustong magpatayo ng koi farm na ganito. So marami tayong mga pre mga tips na posibleng ibigay sa inyo. So bago natin simulan yung video na to, so maraming salamat sa lahat ng subscriber na patuloy na nanonood at sumusuporta sa channel natin. So kung ikaw mga pre ay nanonood ngayon at hindi pa nakapag-subscribe o nai-entertain ka o napapasaya ka ng video ko, so pakiclick naman po yung subscribe button. Tsaka i-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So mga pre, tara! Puntahan natin doon. So mga pre, nandito na tayo ngayon sa isa sa mga madpan ni Boss Reynald. So tingnan nyo sa likod ko. So ito mga pre, ang isa sa sikreto kung bakit naging matagumpay ang Navarro Koi Farm sa larangan ng koi farming. So mga pre, ipapakita ko sa inyo kung saan nagmula yung mga ang source ng kanyang tubig. Gaano kaganda yung kanyang tubig at ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng farm ng Navarro Koi Farm. So mga pre, abang-abang lang. So update ko kayo mamaya. So mga pre, papunta tayo ngayon dun sa taas. So nandun yung source ng kanyang tubig. So kasama ko dito si Boss Reyndisina, Boss. Si Sir JL Prodigo, Sir. At syempre, yung may-ari ng Navarro Koi Farm, so nandun pa siya. So mamaya, ipapakita ko sa inyo. So mga pre, update ko kayo mamaya. So mga pre, nakikita nyo sa likod ko. So ito, ang may-ari ng Navarro Koi Farm. So si Boss Reynald Navarro, Sir. So, syempre, hindi mawawala yung napakaganda at napakasiksi kong kasawa. Seriously, what the fuck are you doing? So love. So mga pre, tara, punta tayo dun. So mga pre, tatawid tayo ng ilog na to. So yung ilog na to ay yung pinagkukunan ng source ng tubig ng Navarro Koi Farm. So nandun, so akyat tayo ng konti, so update ko kayo mamaya. So mga pre, nandito na tayo ngayon sa pinakataas na portion ng source ng tubig ng Navarro Koi Farm. So mga pre, tingnan nyo. Yan. So yung tubig na yan ay nagmula yan dun sa taas. So yung tubig na ginagamit sa breeding ng mga koi ng Navarro Koi Farm ay talagang natural water. So kung nakikita nyo, ganito kaganda at ganito kalinis yung tubig na ginagamit nila. So mga pre, tanungin natin yung may-ari ng Navarro Koi Farm kung gaano siya katagal
sa pag-iisda at ano yung mga sikreto ng Navarro Koi Farm sa isang matagumpay at successful na farm dito sa northern part ng Iloilo. So yung mga presa, hindi pa nakakaalam, yung Navarro Koi Farm ay nasa Progreso Ajuy Iloilo. So mga pre, tara, puntahan natin si Boss Navarro. So mga pre, kasama natin ngayon yung may-ari ng Navarro Koi Farm. So si Boss Reynald Navarro, sir, kumusta? Hi! So mga pre, marami tayong gustong malaman. So ngayong araw na to ay ibibigay namin sa inyo kung ano yung mga katanungan na gusto nyo. So comment down below lang mga pre. So kung kaya namin sagutin ay sasagutin namin. So boss, gaano ka nakatagal sa larangan ng koi keeping? Ito pala po si Mr. Reynald Navarro ng Iloilo na dito ako sa Northern Park ng Ahoy. Itong source ko ng tubig sa pagdalaga ng koi na sa breeding farm ko. Saka ang lahat na tubig doon bumabagsak papunta sa ating mga pan. Ang maganda dito kay hindi ako gumagamit ng mga electricity, naka-flowing ako at ang tubig malinis, hindi mo mainom. Itong quality na maganda sa akin na tinignan ko. Sinubukan ko na breed na siguro nakikita tayo sa 30 years na pag-breed ng koi na hindi pasyadong kilala ang koi sa Iloilo. Nag-concentrate sa mulis, mga mulis dati, mga goldfish, sibungkin. Ang koi, sa nakita ko, mga 90s nag-improve ang koi, naglabas ang koi na hindi masyado, hindi pa natin makilala masyado ang koi. Pag nakita natin na magandang kulay na, sabi na natin, koi, meron tayong ugon. Masabi nito, Japanese koi ito. Pakita natin yung mga iba-ibang klase nating isla na doon sa pan natin sa baba, ito sa short pa lang ng tubig na ipakita natin. So mga pre, ngayon ay September 17, 2022. So bukas, September 18, so araw ng Linggo, boss, no? Okay. So meron daw silang picking ng utsure. So tanungin natin si boss kung ano yung event na yon. So boss, merong balita ko, meron ka daw picking bukas. Oh, meron tayong picking na sa kaibigan natin ng mga bagwa natin ng mga breeder. Matagal naman po, kundi pag may masyadong nakalabas sa YouTube. Ito pala, first namin na competition. Yung last year, tatlong klaseng isda to, nasa Kwako, Sangke, saka Siwa. Mura lang to yung inano namin para makaabilang, makaalaga lang ang iba ng klaseng isda. Pangalawa namin na competition, ito yung Zero Tsuri, nasa August 28 namin to nag-pick. Natapos ito, pag ngayon pala bukas, mayroon tayong highlights na key itsure na pinagtulong-tulungan namin ng tatlong pinalabas to sa kay Ring Bicina, saka kay GR Dido. Ayan ang nalabasan, maganda, nakapalabas kami ng key itsure. Ayan ang ipiting namin bukas. Manood kayo, puntaan nyo kami sa Navarro Koi Farm. Pwede kayo makapaligo, may kunting ano kami na waterfalls. Dala lang kayo ng gamit nyo, saka sabon nyo para makapaligo kayo. Give your meat a good old rub. Yeah, boy, oh, baby. Yung first ko na pan, yung catching area ko ng tubig na galing doon sa pinuntahan, tinignan natin doon sa source sa taas. Dito bumabagsak yung tubig. Ayun, okay. Yung tubig. Nakahina lang to yung tubig ko para nakasipirit man sa kabilang pan ko. Yung area dito nasa 3 hectares. Yung pan ko, ito marami itong water lily. Bali ito, nang tumutulong ito sa pag-filter ng tubig ko. First chamber ko ito ng kachin ko. Binibitawan ko lang dito ng kunting isda lang, mga seleksyon ko. Yung pagsunod, bagsak yan sa kabila. Papunta na yan doon sa mga maliit kong isda. So boss, anong area na to? Ito, inambakan ko ng tubig na malinis. Pangalawa na to, sa katatlo,
Nilagyan ko to ng mga papisa natin ng mga maliliit. So, sa nakita nyo, meron dun sa kabila yung inaani na palay. Yung nakita ko kasi mas maganda may palay. Kag maganda makatulong sa similya natin. Pagkatapos ng harvest, nilagyan ko yan ng konti ng tubig. Pagkatapos, pinapatuyuan ko. Tsaka patadagdagan ko mga lakay na tubig, mataas. Maraming mga tumutubo na mga kiti-kiti, mga pagkain na maganda sa isda bago kong magbagsak ng similya. Tsaka yung quality ng isda, magandang kulay, sa isang buwan lang makikita nyo, maganda na pag nalagay nyo dun sa may mga palayan na bagong ani. Ito pala yung pinakarabes sa pag-alaga ng similya ng koy. Sa nakita nyo, may palay ako tinanim. May umaani, dalawang natin na minog. Ani yan ng palay. Pagkatapos to ng harvest, lagyan ko to ng tubig. Sa sinasabi ko kanina, nakaabang na yung tubig sa taas. Meron tayong pinapisa na bago dun sa bahay ko. Nasa concrete pan. Maraming yung pinapapisa natin. Pagkatapos to ng ani, bukas to, i-grass cutter natin para mag-plot yung puno ng palay. Pagkatapos, ito pala, serbi naman sa akin kahit konti lang ang pinapalayan ko sa similyahan ko to. Wala tong organ ginagamit ko ng chemical. Wala rin tong pangpataba. Talagang natural lang to. Pangkonsasyon ko lang dito sa akin, sa mga pamilya ko, sa mga anak ko. Na serbi, nilukuha namin ng pangkain na bigas. Saka may isda pa, may ulam ka pa. Ito yung paraan na ginawa ko pag maganda talaga ang labas ng isda pag mayroong palay. So mga pre, nandito tayo ngayon sa lower portion ng kanyang farm. So kanina mga pre, doon tayo nagmula sa itaas doon. Yung source ng kanyang tubig, so pababa tayo. So yung palayan kanina, so nandun. So ito mga pre ay, boss, may laman ba to? Saka ito yung may palay. Sa nakita nyo, dun tuyo na yan. Kay pahinog na yung palay. Inani na natin. Nakuha na yung mga isda. Ito ngayon, may natira ditong isda. Kaya lang mainit. Madami ditong mga similya. Nasa 2 to 3 inches na. O, malaki na pala. I-harvest natin to. Tsaka ito, maganda ang quality ng isda sa nakita ko. Magandang kulay. Kaya nakaserbi pa filter. Sa na-idea ko, nakita ko, magandang filter ng palay. Tsaka bago pumasok naman sa kabila kong mga similya, ito, naka-pipe lahat yung aking drainage. So, ito pala yung purpose ng pipe. O, pag gusto ko pataasan, dagdagan ko lang ng pipe. Kung gusto kong bawasan, kuhaan ko, kukunan ko ng pipe. Ayan, hindi masyado makalabas ang isda. Pag masilik ko ang magandang isda, sa taas ay inani, may kinuha na tayo, nandun na sa pan ko, na iba-ibang klase, na maliit, na parang selected ko na. Nung sa 1 month and a half lang, makita nyo, maganda na ang kulay, saka malaki na. So boss, paano hinaharvest yung mga koi na to? Kasi napakarami ng palay. So ano ba yung sikreto ng paggawa mo ng madpad na to? Kung bakit ganun na lang kadali i-harvest yung mga koi na nandito? Sa nakita ko to, dati nahirapan ako, mag-harvest ako, maraming casualty. Sa ngayon, ginawa ko, parang pababa dito yung tubig. So, malalim na portion to, yung dito? Pataas dun. Okay. Pagkatapos, umaga pa, mga alas 4, bawasan ko na yan. Madilim pa, ng umaga. Nang isda, sumasama na sa papuntang pababa, bagong lumabas yung araw, dito na naka-imbak yung isda sa mababang porsyon. So kukunin mo na lang? Oo, kukunin ko na lang. Kag ito maganda talaga sa similya. Hindi siya masyadong mainit. Maganda yung pagkain niya. Kaya hindi natin ini-sprayan to ng chemical. Wala mang pataba. Saka makasipti sila sa mga ibon na lumilipad na dumadali sa kanila. Hindi sila, wala na akong gumagasto ng net. Hindi na ako masyadong
Nililinis ko lang sa gilid. Kaya ito, pa-harvest na ito eh. Kay pahinog ng palay. Meron na tayong naunang harvest. Nandito na sa atin madpan. Nasa concrete pan natin. Pinaakyat ko. So mga pre, ipapakita ko sa inyo yung na-harvest na mga koi ni Boss Reynald. So kung nakita nyo kanina yung inaani, so dun yung nagmula. So tara mga pre, tingnan natin. Ito pala yung sinasabi natin yung inaani dun sa taas. Meron na nakasilip, makita nyo, batang-bata pa to, magaganda ng kulay. Ano to Boss, kabuto? Yung kabuto, galing yan sa kaibigan natin na sa kay Pedro Blaser. Wow, kaya lang, ganda. Nagpalabas kami ngayon, ipakita ko sa inyo, may iba kaming pinabalabas sa kabuto, yung tawag na namin, nabuto. Oh my God! Wow! Nabuto so, dito sa Progreso. Yun lang. Oh, Progreso nabuto na. Ang kulay niya, makita natin, puti na. Itim sa kapyo puti, ito na ang labas niya, yung ganitong klase, may iba-iba na tayong ano, nakita natin yung tinatawag namin na nabuto. Hindi na, ang ito, sa maganda man natin na kaibigan, na breeder, nasa kay Pedro Blaser, kinuha natin yung ano, kaya lang ito. Magpalabas kami ng tinatawag namin na nabuto. Yung ito na. Ah, yung okay, ano niya, puti na. Puti. Meron kaming magandang puting puti. Mga pre, nandito ako ngayon sa pinaka taas na portion ng Navarro Koi Farm. So medyo mataas yung libelasyon namin dito. So ayun mga pre, papakita ko sa inyo. So Boss, meron bang mga laman yan? Meron yan mga laman, mga pa-harvest na natin na koi na sa magandang sizes na yan, na meron yan sa 5 inch hanggang sa 10 inches. Pag nakita nyo yung tubig, hindi na masyadong masinaw. Alam ko na yan, malalaki na yan. Kaya inaano nila yung lupa. Maganda na ito. Sa una ko na panisa, kukunti itong tubig. Pagkasunod, patuyuan ko to. Para maganda ang kondisyon ng tubig. Sa isang linggo, pagsakan ko na ito ng pinapapisa ko doon. Dito ko na pinapalaki. 1 month, harvest na po. Nasa 3 inches na yan, 2 inches. Isang 1 month lang, habol ko na yan. Makuha ko na yan yung 2-3 inches. Yung mabilis maglaki. Talaga mayroon pang maliit na tag 1 inch. Ayan ang kinukuha dito sa akin. Maraming din yung kumukuha pang grow talaga. Yung tagli-limang piso, tag-sampung piso. Pag ito pala, yung pag wala akong pagkatapos ko napapisa, mayroon tayong mga ano to, mais. Meron tayong kamuti. Ito yung libangan ko pag wala pang masyadong market sa koi. Dito ko gumawa dyan. May mga tanim tayo dito ng mga buko. Pag ito sa awa man ng Diyos. Ako naka pinasok ako ng entry ng Region 6 na sa PCA. Nanalo tayo ng pinakamaraming bunga ng niyog. Wow. Na bigyan ako ng award. 2021 na nalo tayo yung madaling bunga ng niyog, yung naka second place tayo, yung nag champion Bimaras, nasa buo yan ang Region 6. Naka update tayo sa PCA at saka ngayon ginawa ko na ako na nagbintan rin ng mga buko na Duarte, kinukuha dito sa akin.
Boss, gaano kalapad yung total area mo na to? Itong area ko nasa 300 hectares. Ang area namin dito naka 300 dapat dito. Yung sa isdaan ko nasa 3 hectares. Yung pa-job-job lang ng trabaho ko, yung 90s pa, nagawa ko na to eh. Nakita nyo, mataas na to yung mga daigo ko. Saka ito yung dati ko ng pan. Pag magpaakyat ako ng isda, dito ko muna nilalagay bako dalhin ko dun sa bahay. So itong source ng tubig natin. So ito, nakita nyo. Nakita natin. Ganito kalakas yung source ng tubig mo? Oo, ito. Galing yan. Doon pa sinasabi natin kanina waterfalls. Ito, supply ko. Dito 17, tuloy-tuloy ito hanggang yearling tubig. So, dito yan, boss, lumalabas? Oo, naka... Ano na siya, naka... Gawa kong ilang timber-timber, ay marami tayong mga predator. Ang kinakalaban natin dito, yung tinatawag na nilang elk, yung sili-sili. Pag hindi natin ginawa ang ganito, pag yung ginagawa ko, nilalagyan kong pipe, naka-screen dun sa taas, na hindi makapasok sa similya natin, na hindi masira. Boss, gaano kahaba yung panda to? Ito, yung haba yan, naka, ano to, sa 100 meters. Wow! Yung, ya, lapad? Ano yan, mga lapad ya, na, ano lang to eh, mga sa, 20 o 25 meters. Doon malawak 'yon sa kabila, kaya paikutin. Ito ang nilalagyan kong pinakamarami kong papisa. Pag ito talaga na sa tulong ng koy na income natin, pinatayo ko 'to yung konting pasilungan natin, gatsakapan para sa mga bisita ko kag mag-breeding, maturo ako ng breeding ng koy dito na. Kung nakita natin yung flowing na tubig, ayun ang tubig na flowing na galing doon sa inana natin kanina sa mataas. Pwede natin mainom yung tubig yan, malinis yan. So boss, talaga bang pwede mainom yung tubig na to? Oo, malinis to. Itong sinasabi ko na tubig galing doon, pwede natin mainom. Ipakita ko sa inyo. Lagyan natin sa konti na nalalagyan ng mineral water. Ito, nakasupply ito. Tuloy-tuloy ito sa isdaan ko. Ito, makita nyo. Ang tubig. Grabe. Ganun talaga kalinis yung tubig. Ubusin ko ito. Ako. Ito, maganda. Makatulong pa sa hindi pa tayo mauhaw, makakita pa tayo sa isda ko. So, boss, yung mga madpan mo na to, di ba, sa malalaki na madpan, dyan mo nilalagay yung mga koi fry mo? Oo. So, ilang beses ka nagpapakain sa isang araw at ano yung pinapakain mo? Sa akin dito, wala akong masyadong pakain. Kasi sa nakita nyo, meron ako dito na magandang source. Meron tayo dito ng mga nakakondisyon na lupa. Bago akong bumagsak ng mga bagong papisa ko, mayroon silang kakainin yan. Marami na yan yung tinatawag natin mga sa atin, mga baka-baka o kiti-kiti. Yung sa Tagalog, sa atin ito yung parang mamaliit, yung parang anak pa yun ng mga dapnya. Marami dito, pag nakondisyon mo na prepare yung pan mo, sa isang buwan lang hindi nila maubos. Ayan, sabi ko nga, isang buwan, maka-harvest na ko. Pagkatapos, yung mga malalaki, marami naman ditong makain natin na yung parang hipon. Yung ginagamit ni iba ng artim niya, yung mga... Yung baby brain shrimp? Baby brain shrimp. Di promiro tayo dito yan, na mga ang tawag namin dito, yung ulang oh. Sa amin dito. Marami dito, balde-balde, pag mag... Angat ako ng huli ng isda ko. Yan, nanganganak lang yan. Ayan ang serving kinakain ng isda.
talaga yung pagkain to ng isda, inamonitor ko lang para makita ko sila kung gaano sila kalaki, kag pwede ko matingnan ang gandang kulay nila, kag madali ko silang maabangan kung pwede ko na ma-harvest. Ayan lang kung tagapakain, paminsan-minsan lang. So boss, gaano ka nakatagal sa pag-aalaga ng koi? Ito, sa pag-aalaga ko ng koi, bago ako nagsimula, grade 5 ako. Pero inaalagaan ko mulis, goldfish. Saan nakita ko yung koi, nagandaan ko to sa time na ano yata, mga 90s. 90s, nag-interest ako. Nag-breed ako ng pa-chamba-chamba lang koi. Sa atin sa Lisburo, ang 90s, mga biko pang sulabi sa atin. Tsaka yung mga ano lang, yung parang orange lang na koi, yung tinatawag natin, parang lagaw lang. Kaya ayun, siyang nag-interest ako, nag-breed ako, sa awa man ng Diyos, nakapaganda ako na kahanap ng isda, nakapunta ako ng Manila, nag-buying sale ako ng isda, time ng 90s, ako na nag-supply sa Iloilo na hindi nila kilala. Nag-supply sa ako sa mga dating mga pitchup na kilala natin, na doon sa kay Hindre, na sa kay Sabayotik, mga kilala natin yan ng mga gaisda. Yun sa mga kaibigan natin, nag-supply ako ng antike na kay Sarabya. Kalibo yata si Sarabya, tsaka si Sir, yung tinatawag nila sa antike. Ang source ko ng isda dati, nasa Candaba, yung pinakamalaking source na nakita ko, nasa 52 hectares na kay Attorney Yamas. Nakakuha ko, nakakita ko ng experience doon na paano mag-breed, kag paano mag-combination sila ng kulay ng isda. Doon ako tumitira, tinitingnan ko yung mga isda. Yung ginagawa ko, nagbabarter ako, dumadala ako ng mga manok, ng sabong, binabarter ko doon. Yung time yung 90s. Nakita ko na yung time ng 2000 na nag-concentrate ako, bumalik ako dito. Yung airport pa, nasa Mandurriao. Madali pang pag-travel ko, kay may pitcham ako, may pisto ako sa bahay namin doon sa Pag-ibig sa Haro. Pagkatapos, nag-distribute ako ng isda. Gabi-gabi, bumabagsak itong isda. O, pagkatapos, ayan na, nakita ko na yung maganda na yung bintahan. Yung bintahan dito sa isda talaga, maliit lang. Hindi tayo dito malakas sa Iloilo sa malaki. Ayan, makita mo, 3 inch, 4 inch hanggang sa 5 inch na tayo yung malakas. Yung pinakamalakas dito sa akin, nasa 1 inch. Yung sinusubukan nila mag-grow out, na mag-ano ng isda. Yun sa akin, marami tayong mga kaibigan dun sa Iloilo ng mga breeder na kilala naman sila po, hindi alam na may mga isda sila maganda dito sa Iloilo. Halimbawa, sa mga kaibigan natin, nakumpare ko si Alin Gomez, nasang may area ng Alin Pitchup, saka kay breeder man yan, si Mike Villegas, yeah, nag-breed man sila, kaya lang ang isda, ang sulabi sa atin, sinasabi natin, import, para makapataas tayo ng presyo. So sa akin, naglabas ako talaga, kay parang nakita ko na, hindi man sabi ta na import lot, hindi na kayang presyo ng import. Sa shipment lang, mataas. Talaga, ginawa namin to na paraan na mapalabas ko, nag-geo ako, naglalagay ako ng kunting pagkakompetisyon na para makilala, kag makaalaga ng magandang isda yung mga kaibigan natin na makasabi sa makasalis mga geo. Maganda magsali kayo sa mga geo. Makakuha kayong quality ng isda, tsaka bata, malaman nyo kung paano pagpamalaki na walang ginagamit na gamot. Kaya lang, maganda lang kung gamitin nyo breeders, wala kayong lugi kahit sumali kayo sa geo. Dito, sa nakapunta dito, may bisita akong Japanese. Ang balak natin doon, pupunta ako ng Japan. So, nakita ya, ang isda pa, maganda mga isda nyo. Nga parang nasa Japan rin. Ang isda pa dati, wala pang cellphone. Hindi na natin alam kung ano, wala pang YouTube. Hindi na alam yung anong klaseng isda. Binila niya ko itong libro. Ito, 90s to. Yung libro na binigay sa akin.
Dito ko nalaman na yung mga isda na ito, iba-ibang klase. Hindi natin yung kilalang klase ng isda. Naka-Japanese pa to yung pangalan. Parang nasira na eh. Ito, nakita ko, yung lahat ng isda na sa libro, napapisa ko na, naparami ko na dito. Hindi ko kilala. Dito ko nag-interest. Tsaka sinabi niya sa akin, punta ka ng Japan. Patingnan kita, kag may trabahoan ko doon na mga, kahit mong trabaho lang ko sa breeder, ayan, gustong gusto ko. Kaya lang, hindi ko natuloy kay nag-stricto yung embassy. Yung papunta na ako ng embassy, natuloy na sana. Yung nag-bombing ng World Trade Center, naghinto yung palabas kay sa terrorist. Hindi tayo, nag-stricto. Hindi ako nakalabas. Kuminto yung misis ko sa pagtrabaho, kaya sana lalabas ako ng Japan. So talaga iniisip ko, mapapicture lang sa Japan. Makakuha lang ng ideya ko ang dito na dito ng isda sa Pilipinas. Kaya ang gusto ko, suportahan mo kami, suportahan niyo kami ng mga maliit na breeder nito na sumali sa akin, na ipayabang natin na kaya natin to na ilunggo. Hindi tayo magsabi na import yung isda lang na sa Manila. Yung talaga yung dati sa Bacolod, wala pang Iloilo kilala sa isda sa Kuy. Yung supplier dati sa Bacolod na kilala ko dati pa, dahil Oichat, dahil Jorenzo, dahil Pocholo, ayan ang mga magandang breeder na tinatawag dati sa Bacolod. Kumukuha pa kami, nagbabayin sila ko. Dinedistribute, hindi nila alam na ako ang pumapatakbo. Nahawakan ko yung Iloilo na mga pitchup hanggang sidewalk na hindi nila kilala sa akin. Binibigay ko yan sa mga sidewalk. Yun, pagkatapos, dito sa norte, hindi nila kilala, tinatago ko, may area ko, kay nahirapan ako, nagtayo na ang Kabatuan Airport, na-close na yung airport ng Mandurriao, mahirapan ako magpunta ng Mandurriao. Pag mahirap na, malaki na ang puhunan mo sa stereo box, iba na ang pag-shipment. Kayo, nagawa kong paraan, nag-breeding dito. Pag-breeding ko 2010, naganda ng labas yung isda. Yun, may mga kaibigan tayo, 2015 o 2020 to, nakakilala na tayo dito dahil Randy Sina, ito sila, may GO sila na ipasok sa 18. Bukas yun, boss? Bukas yun. Puntahan nyo. Maganda to, key story to. Itong pinakamagandang quality ng isda. Sa tulong-tulong namin, napalabas namin to, yung key story. Talagang rare to. Kaya lang gusto namin, maibigay sa tao, makilala ng taga Iloilo na may isda pala dito ng ganito. Kasi kung gusto nyo, suportaran nyo talaga ang local breed. Na aminin natin yung sa atin talaga to. Hindi na kukuha lang tayo. Aangatin lang natin ang presyo. Sabihin lang natin, import to. Sabihin natin, galing Manila to. Nagawa ko na yan. Dati, wholesaler ako eh. O, sa ngayon, sa nag-breed ako, gusto ko na ipalabas na lang yung tamang isda, tamang klase. At ito ngayon, may GO sa bukas. Ipakita natin sa sunod yung mga breeder natin, yung palabas natin, may iba-ibang klaseng isda, para makita nyo kung gusto nyo. Ang isda talaga, hindi man sabi natin, ito imported to. Kung palabasan niya, pag nag-breed mo, hindi naman. Walang hindi ka makatama ng 50%, 30%. So isang klaseng kulay ng isda, mapalabas mo, tag 10%, 20%, divide-divide dyan, maraming talang reject. Pag hindi ka, wala kang experience na maganda. Pag-aralan mo, isipan mo, ito ngayon, iniisip ko, kahit hindi na matanggal, nandito na yung isda sa ulo ko. Iniisip ko na, nilagay ko na lang, para hindi ako maglito. O ayan, sa naganda na, ang palabas ng isda, ayun, hindi na ako parang makatulong na kumaganda, kaya nandito na sa utak ko yung isda, nakadikit na sa ulo ko eh. Ayan, ngayon, tingnan nyo ang Navarro Farm, ilabas namin ang magandang isda, kahit hindi namin kilala, kayo na magkikilala, ilabas namin to. Iba-ibang klase, ang isda naman talaga gusto natin, kahit ipapalaki natin isda, hindi nyo naman gusto, wala tayong magawa. Talaga ang isda, pag nagusto ng buyer, ayan ang maganda sa kanya, hindi natin introduce na ito, maganda to. Depende sa taste ng tao. Ayan ang ano ng koi. So boss,
sa mga breeder ng koi dyan na nag-uumpisa pa lang, o sa mga aspiring na breeder natin na gustong pasukin yung mundo ng pag-iisda, lalong-lalo na sa koi keeping. So, ano ba yung mga tips na pwede mong maibigay sa kanila para naman hindi sila mahirapan at maging successful rin sila gaya ng farm mo? Sa akin, talaga number one ang tip ko sa inyo. Pag umalaga ka, kamag-breeding ng isda, ang isda nandiyan na sa inyo eh. Paano mong pag-breed? Madaling pag-breed. Kaya lang, ang facilities, saka yung pan, i-prepare mo. Saan sa isda mo? Pag nagpapisa ka, saan mo ilagay? Ang breeding, madali lang. Maturo kami dito pag-breeding. Pwede kayo kay ilang araw, makaturo kayo. Maturo kami ng breeding. Katapos, para malaman nyo, ang isda talaga, sa'yo yan kung gusto mong hobby mo talaga ng parang gustong-gusto mo, madali lang. Bigyan ko kayo ang quality talaga ng isda. I-prepare nyo yung tank nyo, i-prepare nyo yung facilities nyo, at lagyan ng grow out. Kaya ito, pag nagpisa, marami to. Kahit makapapisa ka lang, pag maliit ang area mo, pag napisa, mabubulok, babaho ang tubig mo, eh halimbawa, crowded siya. Ilang linggo lang yan, patay na yan. Sayang. Pero kung gusto nyo, pagpisa, turuan ko kayo kung paano magpakain, turuan ko kayo paano ilang dis magbitaw, at saka mag-prepare ng pan, punta lang kayo sa Navarro Farm. So, boss, sa tagal mo ng pag-iisda, so, masasabi mo ba na naging successful ka sa pag-iisda? Ano ba yung mga napundar mo sa loob ng ilang taon na pag-aalaga mo ng mga koi? Oh, madami. Sa akin, hindi lang nila alam. Akala nga nila, umaano ko ng mga illegal eh. Kaya tinatago ko to. Hindi ako nagpapakilala. Proteksyonan ko yung mga wholesaler ko. Kaya pinapadalang ko sa mga bakulod. Kaya sa Iloilo, silang binibigyan ko. Hindi ako nagpapakilala. Yung nakita nyo sa video, lahat nito, wala tong daan. Wala tong kahit malaglag ka sa pilapil, ang liliit. Ngayon, makapasok ng sasakyan, pinagawa ko na ito ng bulldozer, may bako. Kung nakita nyo, ang aking drainage, nakabaon sa ilalim. Nakapipe yan. Wala akong ginagamit na mga makina. Pag gusto ko i-drain, bubunutin ko lang yung pipe. Kung gusto ko magpapasok sa kabila ng tubig, bubunutin sa kabila, lilipat na yan. Nakapundar na ako ng tulong ng awa man ng Diyos na binigyan ako ng ganitong priority. Tsaka yung COVID, nakatulong sa akin. Napatayo ko ito ganitong mga facilities na sa income ng sangkoy. Napatayo kong bagong bahay sa income lang ng koy. Ay nakita ko yung income ng koy. Wala naman tayong income malaki dito sa malaking isda. Ayan, tingnan nyo, hindi tayo masablaong liliit ng isda niya. Iba sa Japan. Iba naman sa Japan. Kaya ang presyo sa Japan, ang malaki, ang seleksyon, magandang presyo. Dito kaya. Dito naman, kahit maliit, sa 5 piso lang, makapatayo tayo ng bahay. Kaya makita ta, ay yung bumibili, yung mga bata, mamamatay ma lang, ayun, hindi nila malagan, bili naman sila ng bili, mabilis pang tira sa 5 piso. Tsaka, mayroong pang maganda to, yung may kaibigan natin doon na walagan ng isda, yung kotse niya, barterya sa aking koy. Ayun, ilang koy lang binigay ko. Yung kotse na ko, bininta ko. Yung kaibigan man natin na buyer ko dito, yung motor niya, mayroon isang roser, binarter man sa akin, barter lang koy. Ayun, ginagamit ko ngayon. Marami, mga pinundar ko, tsaka yung mga magandang appliances ko, mga gamit ko, wala naman kong gasto sana punta kay COVID. Talaga sa dalawang taon lang sa COVID, milyon ang nakita na nagkuha ng isda. Pinagastos ko lahat sa aking mga panto. Kisa ito ngayon, umano ko ng mga GEO, kahit na sa akin lang, walang sponsor, ito nagtulong lang sa akin. Si Rin tsaka si GR na para ma-promote namin yung Northern na talagang may isda pala dito. Kahit iba, hindi nila alam. Sinasabi nga nila, hindi nakita yung itsura mo. Tagal ka na nag-isda.
kahit kaliskis lang tutubo, ito lang isda sa ulo ko nung dumikit eh. Para makita na lang lang kung gaano ako katagal ng isda, nag-uumpisa. So mga pre, kasama natin ang isa sa tatlong sikat na breeder dito sa northern part ng Iloilo, si Boss Rain Dicina, si Boss JR Prodigo, at syempre ang pinakagwabo nating master dito sa northern part ng Iloilo, so nasa ulo na yung isda, si Boss Reynald Navarro. So boss, ano yung gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin at saka sa mga kumuha ng slot sa pa-GO nyo para bukas? Sa GO natin bukas, invite ko kayo. Meron tayong lechon, libreng kain, may hulihan pa ng isda. Sa isang isda na slot nyo, may previous kayo isa. Pero kayo lang maghuli. Pahuli namin sinyo. Ito, punta kayo para masuportara natin kung paano, kung anong dami ng isda ng Navarro Koy Farm na nandito sa Iloilo, na sa northern part ng Iloilo. Ito pala yung kaibigan natin, si GR, kay Sirin. Mag-invite kami ng para sa GO nila, sila na magsabi kung ano ang dapat gawin nyo bukas. Oh, so yan mga kaibigan, maraming salamat pala sa una sa mga nagtangkilik ng aming GO, at saka para bukas inimbitahan kayo namin sa aming pa-GO na Kiyotsuri, at dito tayo enjoy maghuluyan tayo ng isda. May mga free t-shirt kami na ibibigay sa bawat slots na makukuha nyo. Ayun mga abangan nyo kami bukas, o di kayo magpunta kayo dito para mas masaya. Kita kits bukas mga parikoy. Thank you very much sa pag-suporta. Thank you. Suporta na natin atin to, at tayo ay local bread. Kaya natin to. So mga pre, sana nag-enjoy kayo sa video natin. So naway marami kayong kaalaman na natutunan sa video natin. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So kung ikaw nanonood ngayon ay hindi pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po yung subscribe button, tsaka i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So abangan nyo yung picking ng utsuri niya bukas, September 18. So mga pre, hanggang dito na lang yung video natin. So God bless us all and bye-bye!